Hello, kamusta mga kaalabok sa pinagpalang araw at salamat muli sa pagdalaw. So ngayon mga kaalabok, ang pag-usapan natin ay tungkol nga sa pagbablog. At tungkol doon sa mga gustong mag-umpisang mag-vlog. At doon sa mga nag-uumpisa na rin mag-vlog. So meron nga akong post na nung nakaraan pa mga kaalabok, yung patungkol dito sa mga payo o yung doon sa mga advice ng mga kilala ng vlogger dito sa atin sa bansa. So ngayon napag-isipan ko o naisip ko na pagbulay-bulayan tong mga sinabi nila sa akin nung sa Bizarre, kasi ito nangyari mga kaalabok, yung video na to. Wow. Nung Bizarre ni B, so kung natatandaan nyo yun, yung girlfriend ni Kong. So dun to naganap yung video na to. At nakuha ko lang yung video na to nung time na yun sa konting oras lang, dahil masyado limitado yung oras nung time na yun, dahil nga masyado silang busy dun sa Bizarre, kaya konting mga katanungan lang at konting kasagutan lang yung naibigay nila sa atin. So ngayon, pagbulay-bulayan natin to o himayin, para nang sa ganun, mas maintindihan natin kung ano ba yung ibig nilang sabihin dito sa mga pinayo nila sa atin. So, naniniwala ako na karamihan dito ay kilala niyo mga kaalabok, dahil mga kilala naman sila mga YouTuber. At saka malalaki na yung pangalan nila dito sa pag-YouTube. So, ayun nga mga kaalabok, hindi na natin patatagalin. At ngayon, pakinggan na nga natin yung isa sa kilala sa pagdating sa pag-YouTube. Walang iba kundi si Mayor TV. So ayun, narinig natin yung payo ni Mayor TV na sabi niya gawin lang natin yung gusto natin gawin. So kayo mga kaalabok, kung talagang gusto niyo itong pagbablog na to, huwag kayong mahiya, gawin niyo yung gusto niyo gawin. Huwag niyo intindihin yung sasabihin ng mga taong nasa paligid niyo na nagda-down sa inyo na hindi niyo kaya yan, ganto ganto ganyan, o kung ano man yung gusto nila sabihin. Huwag sila yung pakinggan niyo, dahil pakinggan niyo mga kaalabok yung sarili niyo, dahil kayo ang higit na nakakaalam at nakakilala sa pagkatao niyo. Kaya kung gusto niyo talaga yung pagbablog, baliwalayan nyo yung sasabihin nila kung hindi naman maganda talaga, at kung alam nyo naman talaga sa sarili nyo na alam nyo yung ginagawa nyo at gusto nyo to. So isa pa din siguro dun sa ibig sabihin ni Mayor na gawin lang ng gawin yung gustong gawin at huwag mahiya. Huwag kang mahiya dun sa mga tao. So gawin mo to kung gusto mo talaga. So pag-aralan mo din na pagdating ng time ay maaaring sa una, baka sa bahay ka lang pa, kasi nahihiya ka pa dun sa mga tao na nakakita sa'yo. So okay lang naman yun, pwede naman yun. Pero kung dumating yung time na nagkaroon ka na ng lakas ng loob, ipagpatuloy mo to kahit nasan ka, kahit nasa daan ka, kahit marami nakakita sa'yo. Kung gusto mo to at hilig mo talaga to, gawin mo. Huwag kang mahiya dun sa iba at ipagpatuloy mo kung ano yung gusto mo at kung pangarap mo yung mga bagay na to. Alam nyo kaalabok, kung lagi kayo makikinig dun sa sasabihin ng iba, lalo't kung kilala nyo naman yung sarili nyo, talagang hindi kayo makakapag-umpisa. Kaya dapat talaga, huwag kayong mahiya. Gawin nyo, lalo't kung wala naman kayong ginagawang masama. So huwag kayong mahiya kung wala kayong ginagawang masama pagdating sa pag-vlog. Pagpatuloy nyo lang yung gusto nyong gawin. Lalo na kung meron kayong alam na pwede nyong maibahagi, na matutunan ng mga kapwa natin na mga nanonood sa inyo. So ibahagi nyo na ibahagi. Huwag kayong mahiya mga kaalabok. So ipagpatuloy nyo kung okay at quality yung content na nais nyo at gusto nyong gawin at ipakita dun sa mga tao. Patuloy nyo lang hakbangan yung mga pangarap mo nyo at yung mga gusto nyong gawin sa buhay. So, dun naman tayo sa katukayo ko. So, katukayo ko to si Benedict Kuwa. Ako po kasi si Benedict Jiben Suceso talaga. Ito po yung real name ko. So, katukayo ko po siya, pero pogi siya. Ako po hindi. Hindi ko po siya kamukha. Mga kaalabok? Mm. Ano po yung parang yung galing dun sa ano? Diba? Alikabok? Oh, para alikabok, galing tayo lahat dun sa alabok. Diba yung... Paano tayo pinanligad? Sa alabok. Nalagot ako. Hello, sana makikita tayo lahat soon. Continue to support him sa kanyang vlogging journey. Tapos, sir, ano yung mapapayo mo sa mga bagong vlogger? Ano yung ano mo sa kanila? Great content, tuloy-tuloy lang. Huwag niyo isipin yung views and mga numbers. Okay. Thank you, sir. Tukayo. Benedict.
So ayun, nadinig natin yung payo ni Benedict Cua na napakaganda. Yung sinasabi niya kaalabok na patuloy na gumawa ng content, totoo yun. Kasi kung hilig niyo talaga yung pagbablog na to, patuloy at patuloy kayong gagawa ng content na naiisip niyo na makabuluhan na maaaring makatulong dun sa iba o maaaring makapagpasaya dun sa iba. At ang sabi din niya is, huwag tumingin dun sa mga numbers. Dahil, kaalabok, kung talagang hilig mo to, hindi mo iisipin yung maghanap ka kagad ng mga numbers at hindi mo kailangan mag-focus din talaga dun sa mga numbers kagad dahil, syempre, baguhan ka pa lang. Talagang sa umpisa, maaaring kaunti yung maging mga views mo, depende dun sa mga ginagawa mo. Pero yun nga, kung gagawa ka ng content na mga hindi naman masyado makabuluhan o hindi maganda, lalo na dun sa mga kabataan, para saan yung mga numbers na yun? Well, so sayang lang din, mas mahalaga na yung views natin eh, makabuluhan na yung ginagawa natin kahit hindi man ganun karami yung views. Tsaka ang ibig sabihin niya kaalabok dito, sa huwag tingnan yung mga numbers, kung talagang hilig mo yung pagbablog o gusto mo yung ginagawa mo na to, hindi ka talaga magpo-focus muna dun sa mga numbers na yun. Dahil ang ipa-priority mong gawin ay patuloy kang gumawa ng video dahil yun talaga yung hilig mo at gusto mong ipakita dun sa mga tao. Tsaka mga kaalabok, pag nag-focus ka dun talaga kagad sa numbers, madidismaya ka at titigil ka kung hindi mo hilig yung pagbablog. Dahil ang gusto mo pala ay maraming views lang palagi. So, iyon yung isang maganda sa pinayo sa atin ni Benedict Cua na talaga naman na dapat ganun yung maging pananaw natin. Dahil kung magiging quality content naman mga kaalabok yung gagawin natin, naniniwala ako, darating yung panahon na maraming manunood sa atin, maraming magsasubscribe sa atin, at maraming susubaybay sa atin dahil yung bawat pinapakita natin ay mga makabuluhan, meron silang natututunan, o di naman kaya ay natutuwa sila at nasisiyahan sila o na-entertain natin sila bilang mga YouTuber. So katulad ng payo ni Benedict Cua mga kaalabok, patuloy tayong gumawa ng content ng gumawa. Yung mga makakabuluhang content at yung may mapupulot yung mga taong nasa paligid natin o di kaya ay yung makaka-entertain dun sa mga taong nanonood sa atin. So dito naman tayo kaalabok ngayon kay Maning o kay Ryan. Hoy mga kaalabok dyan, shout out sa inyo, support ka dyan at subscribe natin. At kaya sa kami nag-subscribe and support kung kaya mga natin, hindi ko nag-subscribe. At yun, tuloy-tuloy mo lang ito, paangat na lang tayo, walang mag-iilang tayo. Okay, sir. Sir, anong masasabi mo sa mga bagong YouTuber? Anong advice mo sa kanila? Sa mga bagong YouTuber dyan, tuloy nyo lang yan kasi, sabihin ko na sa'yo, galing ako sa iPhone vlogging. Hanggang sa nagkaroon ako ng camera. Hindi na umaangat ang ating pag-YouTube. Pero yan, stay low, kila pa rin, humble. At maniwala sa Panginoon. Ayun, yun ang dabas sa lahat. Yes, ang dabas. Okay. Salamat, boss. Thank you. So ayun mga kaalabok, ang payo ni Ryan sa atin ay tuloy-tuloy lang din. So talaga naman dapat tuloy-tuloy lang natin kung talagang hiling natin yung mga bagay na to. At huwag kayong manghihinawa o mapapagod kagad. Ang sabi din yung mga kaalabok, stay humble. Kung tumataas man o makilala man tayo pagdating ng panahon, nararapat lang naman yun. Talaga naman talagang kailangan na maging humble tayo, ano man yung makamit natin dahil ang lahat ng yun kung ipahintulot man sa atin ng Diyos, hindi natin dapat ipagmalaki yun dahil hindi yun nang galing sa atin. Tandaan natin na ang lahat ng bagay dito sa lupa ay pahiram lamang sa atin. At pag namatay tayo sa mundong ito, iiwanan lang din natin yung mga bagay na yun kaya hindi tayo kailangan maging mapagmalaki o mapagmataas kung ano man yung mga nararating natin sa buhay. Manatili tayong mapagpakumbaba kung ano man yung abutin natin pagdating ng panahon. At ang isa pa niyang sinabi mga kaalabok ay yung magtiwala sa Panginoon. So yun naman talaga ang pinaka-the best at nararapat. Magtiwala tayo una sa Panginoon. Dahil siya yung magbibigay sa atin ng mga karunungan na dapat natin gamitin para dito sa mga bagay na to. At mas maganda yung nakakonekta tayo sa Panginoon para nang sa ganun, paggawa natin ng mga content ay makagawa din tayo ng mga maayos at mabubuting content na pwede nating ibahagi dun sa mga manonood sa atin. At ayun din nga, dapat talaga tayong patuloy na magtiwala sa Kanya dahil nasa Kanya yung mga kapahintulutan kung ano man yung pwede mangyari sa atin pagdating ng panahon. Pero kung ano man yung kahinatnan ng lahat ng ito, dapat manatili tayo magpasalamat
sa Diyos mga kaalabok, dahil siya yung higit na nakakaalam kung ano yung mas nararapat at kung ano yung mas makabubuti para sa atin. So katulad din nung sabi ko nung nakaraan at katulad din nung sinabi nga ni Jen Ryan, galing lang siya dun sa iPhone o sa cellphone lang siya nag-start mag-vlog. Kaya kung gusto niyo mag-start mga kaalabok, pwede talaga kayong mag-start kahit sa cellphone lamang. So hanggang dito na lang muna siguro mga kaalabok. Dito na lang muna siguro natin tutulin para hindi masyadong humaba itong vlog natin na to. At kung gusto niyo mapanood yung susunod na vlog, so abangan nyo ang susunod na upload mga kaalabok. At sana ay meron kayong natutunan dito sa mga advice o mga payo ng mga kilala nating mga YouTuber. At kung gusto nyo mapanood pa yung mga payo o advice ng iba pang mga kilalang YouTuber, abangan nyo yung susunod nating upload. At kung bago ka pa lamang dito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa ganun yung mga pwede kong ma-share, i-share ko pa sa inyo. At click nyo na din yung notification bell para lagi kayong updated o para lagi kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong video na ilalabas. So yun mga kaalabok, kita-kita tayo sa susunod na vlog. Paalam mga kaalabok. Babush! O nung mga nag-uumpisa mag-vlog, wala ka ba? Siguro kilala niyo na. Nagiging naman itong daliri ko. So, sa'yo nito ni Sir John Tinguero, mga kaunista. So, Sir John Tinguero, pakinggan natin ang payo ni Sir John. Sir John, pasok! Sadik, maraming salamat sa suportahan natin si Nasadik.